Yo, magandang hapon sa inyong lahat mga idol. Ito po yung ating Rusi Gala na papaanda rin, no, assemble, no. Natatandaan nyo, sa part 1 ng ating video ay naayos mo natin yung kanyang gearbox, no, na napakarami pong bearing. Yung pinagpapalitan po natin, tapos sa torque drive bearing, hindi ko pa po napalitan yun mga idol, no. Hindi pa po siya dumadating yung ating order, kaya sinalpak po lang muna. Meron po siyang konting ingay, no, pero maganda kung mapalitan talaga natin yung torque drive bearing. Pagkadating ng ating in order, papalitan natin kagad yan. So, ipapakita ko muna sa inyo sa video na ito kasi napansin ko kasi na wala po kasi itong CDI. Ayan, kaya nung binaklas natin ay wala pong CDI na nakasalpak dito. Ayan, so share ko po sa inyo sa video na ito kung yung gagamitin nating CDI dito, no. Kasi yung kanyang socket, oh, ayan, oh, battery operated po siya mga idol. Itong Rusi Gala ay battery operated mga idol. Ayan, oh. 4 wire po siya. Pero ano nga ba yung gagamitin nating CDI dito? Yung saktong-saktong CDI na pwede natin maggamit kasi kakaiba po yung kanyang socket, no, ng CDI po ng Rusi Gala, no. Mapapansin nyo, meron pong wire dyan na black na may guhit na white, which is ito po yung kanyang kill switch. Pag nakita natin yan, yung maiisip natin kagad ay primary type, no. Unahan ko na po kayo, hindi po ito primary type, ito po ay battery operated. Kill switch po yan, yung black na may white, pero ito po ay hindi primary type. Then may makikita po kayo dyan, red na may guhit na white. Yan, no, ito, may isip nyo talaga na yan ay primary type, pero inuulit ko mga idol, yan po ay hindi primary type. So ano nga ba yung wiring connection nito, ano yung mga wiring function ng mga wire na naandyan? Alright, so umpisa na natin yan i-wiring, no, wala nang paligaw-ligaw pa. Alright, so umpisa natin dito sa kulay green mga idol. Yan, putulin muna natin yung mga wire na papunta sa kanyang socket kasi hindi na naman natin yung gagamitin yung socket na yan. Alright, kasi wala tayong CDI na kapares nyan. Ayan, so gagawin ko tayo dito ng CDI na panglipan 110, yung 4 wire mga idol, battery operated. Alright, yon. Pero bago natin yan i-connect mga idol, itong kulay green na ito, ito test light muna natin, no. Gamit yung ating test light, yung isang test light natin, ilalagay natin dun sa positive. Ito test light natin kung meron po itong negative supply, no mga idol. So pag nakaklip yan, lahat po ng tutusukin natin dito ay negative kasi positive po yung isang clip natin, ayan mga idol, no. So negative, ayan, umiilaw. So itong green negative yan, dapat may ilaw yun. Yon, may ilaw. So mayroon po siyang negative supply. So ikakabit na natin ito doon sa ating socket para hindi tayo magka-problema, no. Mas maganda yung check natin yung mga supply kung ito ba ay may supply o wala. Baka mamaya may putol kasi alam nyo naman natambay at luma na po itong kanyang wiring, no. Baka may mga naputol-putol. Okay. So na-verify natin, mayroon po siyang ground, mayroon po siyang negative. Okay. So ito part na ito dito sa bandang baba. Ayan, ito hinahawakan ko. Dito po nakapwesto yung ating negative. Ayan, salpak natin dyan. Okay, so meron na po tayong negative. Next naman na ikakabit natin dyan, itong part na ito dito, no, ito po yung ating ignition coil. Ito po yung wire na black na may guhit na yellow na makikita mo dyan. No, ikakabit mo yan kasi papunta po yan sa ating ignition coil. Alright, black siya, inulit ko, na may guhit na yellow or black-yellow. Doon po natin siya ikakabit sa bandang taas, sa kabilang side mga idol, no. Ayan. So dito po sa part na yan, ikakabit natin yung ating wire papunta sa ignition coil, which is yung black na may guhit na yellow. Alright. So ikabit na natin yan at lagyan natin ng tape. Okay. So naikabit ko na po yung dalawang wire mga idol. Dito naman po sa part na ito ng kanyang stator, no, ito po yung wire na papunta sa stator, may makikita ka dyan apat na wire mga idol. Ayan, which is yung kulay green tapos dalawa pong yellow, no. Ito po ay naka full wave at itong blue na may guhit na white, tapos yung dulo naman nito ay red siya na may guhit na yellow. So ito yung sinasabi ko kanina na red na may guhit na yellow, ito po ay pulsar mga idol. Ayan, pulsar po siya. At dito po siya nakapwesto sa taas po ng kulay green. Ayan, so i-connect ko na po mga idol. Okay, so okay na po yung tatlo nating wiring. Natitira na lang itong kulay orange na ito, which is ito po yung ating wire na papunta po dito sa ating black, no, sa ating accessories wire. Yung makikita mong wire dyan ay black na may guhit na white, which is yung po yung accessories wire. Kill switch, no, papunta po yun sa harapan. Kill switch yan mga idol. Okay, pandarin na po natin. Ay,
patay, ayaw mag-start. Okay, ulitin-ulit natin. Ayan, numandar na yan, motor na yan, alright. So, yun lang po yung ginawa natin dito sa video na ito, no, mga idol, no. So, sana nasundan nyo po yung ginawa nating pag-wiring dito, no, from CDI na wiring connection na stock niya ay kinonvert natin ito sa battery operated sa Lipan 110 na CDI, kasi ito po yung fit na CDI na pwede nating magamit dito na hindi po sasablay. Yun, no, pogi, oh. Alright. So, sana mga idol, sa short video na ginawa natin o sa video na ginawa natin ito ay meron kayong tips at kaalaman tungkol sa pag-wiring, mga idol, eh, no? At sana ay magamit ninyo ito sa inyong pang-araw-araw, sa inyong trabaho o kaya sa inyong pag-DIY. Yeah, so, maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol, mga katropa. Ingat po sa pag-wiring. God bless po. Salamat! Bye-bye!